ba? Kasi alam mo, pwede ko pang makahanap ng so much better. Yung makikita yung worth mo at ma-realize kung gaano ka ka-amazing na tao. Kaya kung pinaparamdam niya na hindi ka na sapat at hindi ka tama para sa kanya, girl, maghanap ka ng iba. Marami pa dyan. Find a man who wants you to be his woman and not the other woman. Yan o, ang ganda-ganda mo. Huwag mo yan sayangin. Pumunta ka dun sa taong deserve mo. Hello, magandang umaga po sa ating mga ka-OFW. Chicago po ito. Dito po sa Riyadh, Saudi Arabia ngayon. Meron po po niya announce, kababasa ko lang po ito sa news po na sa, dito po sa Saudi na yung official na po na ang vaccination po sa Saudi Arabia ay mandatory na. Base po sa balita po na lumabas po sa isang pahayagan, coronavirus vaccines are mandatory for all employees to attend their workplace in the public, private, and non-profit sectors. Ito po ang pahayag ng Ministry of Human Resources and Social Development. So, ibig sabihin, lahat po ng mga OFWs, kahit ayaw po nating magpabaksin, ay required na po tayo na magpabaksin at hindi po tayo makakalabas ng Saudi Arabia for sure pag hindi po tayo na-vaksin. Kaya sa lahat po ng mga kababayan natin, mga OFWs, dito po sa Saudi Arabia, yan na po ngayon ang bagong batas, ang bagong kautusan na inanunsyo ng pamahalaan ng Saudi Arabia na dapat po natin sundin dahil ito po kanilang ginagawa ay protection po natin ito para po hindi tayo mahawa o kung mahawa man ng sakit ng coronavirus ay hindi naman po ganun kagrabe na maranasan yung katulad po ng naranasan ko nung ako po ay nagka-COVID last year na munti ko nang ikamatay. So, yun lang po mga kaagapay, mga ka-OFW, magpabaksin po tayo. Ngayon po, kahit ayaw po ninyo, kailangan po ninyong gawin dahil ito ay mandatory na. Okay? Maraming salamat po. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikabong po rin sa Riyadh, Saudi Arabia. Hello po. Good evening sa lahat ng nandito sa Saudi Arabia. Tama po na mandatory ang bakuna sa lahat ng empleyado na nandito sa Saudi Arabia. At alam ko pong may magtatanong sa akin, sir, paano po yan? Hindi pa ako napakunahan. Pero yung flight ko ngayong May 9, and so on and so forth. Alam po natin, pahirapan po ang pagkuha ng appointment sa bakuna. Kaya kaming nandito sa airport at nakausap ko na din yung manager, may bakuna man kayo o wala, tatanggapin pa rin namin kayo. At yung mga naririnig nyo na, sir, kasi may narinig akong ganito, ganyan, na dapat complete dose, immune. Yung pong narinig nyo ay para sa Saudi citizens lamang. Sila ay required na nabakunahan para makalabas sila or makatravel sila outside Saudi Arabia. Yan lamang po ang salamat. Hi, mga signs na siya na ang forever mo. Una, lagi siyang mindful sa mga nararamdaman mo, sa mga pangangailangan mo at sa kapakanan mo. Pangalawa, ramdam mo na tanggap ka niya ng buong buo kahit ano ka pa o kung sino ka man. Pangatlo, ramdam mo na safe at secure ka sa kanya palagi. Pangapat, lagi siya nag-open up sa'yo kahit anong bagay yan, kinukwento niya lahat sa'yo. Panglima, suportado ka niya para tuparin yung mga pangarap mo at hindi ka niya inahatlangan. Panganim, hindi siya takot pag-usapan yung mga future plans niyo na magkasama kayo. Pangpito, hindi mo ramdam na option ka lang, ramdam mo na priority ka. Pangwalo, ginagawa niya yung best niya para mas makilala ka ng mas malalim. Pangsiyam, na-inspire ka na mas maging mabuting tao dahil sa kanya. Pangsampu, pinaparamdam niya na ikaw yung lakas niya sa tuwing nalulungkot or nahihina siya. At panghuli, hindi kanya binibigyan ng mga sama ng loob as much as possible. May nakita akong video dito sa TikTok. What if daw bumalik yung ex mo at sasabihin mahal na mahal ka niya at promise hindi ka nila sasaktan? Babalikan mo ba? Kung yung marupok na ako yung tatanungin mo, siguro, baka, pwede. Siyempre kahit papano, you still see the good in them. Mahal mo yun eh. Naging
pagkain ng buhay mo. Pero, kung yung nakakuha na ako na ang tatanungin nyo, no. Alam nyo, they became an ex for a reason. Sometimes you need to burn bridges to stop yourself from crossing them again. Kahit pa naging malaking parte siya ng buhay mo. Please, choose to be at peace. Sabi nga nila, you can love someone and still choose to say goodbye. Kasi di na talaga pwede. At hindi na rin tama. Sorry, pero mas pipiliin ko pa rin magsana all kesa bumalik. Masarap pagmahal ng babaeng selosa. Ramdam mo kasi na ayaw nilang mawala pa.
Alung, Lipini, Lipini Taal, Jim Futa, sa may clean high towel. Ah, bala ka dyan. Di ako pupunta sa'yo. Ulo to ah. Di man to ito.